Spanish tutorial. Ganon. Ayun pa, ibabagi ko po sa inyo kung paano po magbiyak ng kawayan na pwedeng gamitin pang dingding sa inyong mga tahanan o pwede nyo pong gawing mga upuan o kahit ng ano, basta gawa siya sa kawayan. Ito po palang kawayan ay hindi siya yung may tinik. Siya yung kawayan na butong kung tawagin sa amin. Hindi ko alam kung ano yung ibang term doon sa kawayan na ganon. Ayan. Ibabagi ko po sa inyo kung paano siya binibiyak o tinitilad sa ibang term na binibiyak, tinitilad para pwedeng gamitin pang dingding sa inyong mga kubo o rest house, pwedeng ganon. Pre, para makapagbiyak tayo ng kawayan o butong, kailangan natin mamili ng magugulang para matilad natin. Puputulin muna natin yung isa. Kailangan magulang siya kasi pag mamura, binubukbuk siya, kinakain siya ng mga insekto. Ayan, pala kapili na kayo ng mga magugulang na hindi mura, pwede siyang putulin ng ganon. Tiyawan, di ba? Ayan, kapag natumba na, ayan, naputol na siya. Kailangan siya ang putulan ng dulo. Ayan, ito yung mga classmates ko, mga gwapo. Yung aking si Tatay Nanding na kapitbahay namin. Tsaka yung pinan kong pogi-pogi, si Tito William. Tapos itong isang kasama namin. Kailangan siyang tastasan ng dulo. Ayan. Itong uri ng kawayan ay wala siyang tinik. Pero isa siya sa hanay ng mga kawayan. Ayan, nakikita nyo, wala siyang tinik. Meron na siyang mga sanga na ganyan, na parang mabalahibo. Ayan. Kailangan i-remove siya. Tanggalin muna itong mga, ayan. Kapag natanggal nyo na yung mga sanga-sanga kanina, at ganito nang medyo makinis na ito, kasi may ito yung kawayan na walang tinik, so hindi ko na siya babalatan, pwede na siyang gamitin pang dingding. Pag ganitong natanggal na yung mga sanga maliliit, ayan, ang ganon. Ayan, ganito na siya kakinis. Ayan. Wala na yung mga sanga-sanga maliliit. Kapag ganito na, kapag ganon na, madalog-danlog na, makinis na yan. Wala na yung mga sanga-sanga. Actually, wala namang tinik yung mga sanga nito kasi hindi siya yung uri ng kawayan na matinik. Siyempre, para mabiyak nyo yung kawayan na yung pinakinisan natin, kailangan nyo gumamit ng ganito itak. Yan, ganon itak. At saka pang pukpok na ganon, no? Yan. Pwedeng kahoy, pwedeng kawayan din. Tapos ganon nyo lang, oh, yan. Okay lang. Madali naman siyang sipakin kasi ganitong sariwa, malambot lang siya tapos dire-diretso na hanggang doon sa kaduluduhan. Ayan, malapit na sa dulo. Yan. Yan. Ganon lang kapag nagbibiyak ng kawayan, malambot na siya. Pag nahiwa nyo na yung kabilang side na ganyan na nyo na, baliktarin nyo lang, malambot na siya. Dire-diretso na lang din ang ano sa kabilang dulo. Ayan. Nabiyak na siya, oh. So, hindi na siya virgin. Ibiyak na siya. Tapos, babalatan mo siya ng ganyan. Yung tawag din yan sa amin, kapag nagre-remove ko ng skin, yung mga part na matalas ay ginailagisan sa term namin, sa salita namin. Pero sa Tagalog, syempre, kailangan mo siyang tanggalin yung mga matatalas na part. Yan, yung mga matatalas na part, kailangan mo siyang tanggalin para hindi siya nakakasugat. Yan, ganon. Tapos, kikinis siya ng bahagya, pero hindi naman yung grinding bonggang-bongga kasi hindi siya nag-grinder. Natanggal na yung mga matatalim. Tapos, ganito na yung kinalabasan niya. Yan. Churman, o diba? Ito na yung kanyang pinaka-finish product. Pwede mo na siyang lasunin at ikabit kung saan mo siya ilalagay. Yan. Pwede siyang ikabit muna bago lasunin. Nasa sa inyo na yung proper na pag-treat ng kawayan para hindi siya dapuin ng ibang mga insekto. Ganon. At dahil na ibahagi ko na sa inyo kung paano binibiyak o magbiyak ng kawayan na pwedeng gamitin nyo sa inyong mga tahanan pang dingding o chitara pang sahig, pwede din siya, ayan. Itong kawayan na walang tinik, ayan, o choran. Kailangan nyo lang tanggalin yung part na matalas dito sa side kapag natilad nyo na siya o nabiyak para pag hinawakan nyo ng ganito o kinakabit nyo siya, hindi siya nakakasugat.
Kasi pag biniyak mo siya ng direkta, tapos hindi mo tinanggal yung mga part dito na mga matatalim, pag sinalat mo siya o hinawakan mo siya ng gano'n, nakakasukat siya kasi matalas. Opo, gano'n. At sa pagtitreat naman po, pwede ikabit nyo muna o gawin nyo muna siya, ilagay nyo doon sa paglalagyan nyo bago siya lasunin o treat nyo muna o lasunin nyo muna bago nyo siya ikabit o gamitin, gano'n, para hindi kayo mahirapan yung mga bangs nyo para ma-absorb siya ng kawayan. Normally po, kapag nagtitreat ako ng kawayan, itong loob lang ang nilalason kasi para ma-absorb siya ng ang kawayan yung nilalagay mong gamot para hindi siya bukbukin o dapuin ng mga ibang insekto na gustong kumain pa sa kawayan. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel sa mga kulay ng varnish tutorial. Oh, ganarn. At thanks for watching po. See you ulit!